Magandang araw! Sa araw na ito ay isa namang kaalaman ang nais kong ibahagi sa inyo at ito ay kung paano gumawa ng animated PowerPoint presentation at kung paano ito gawing video lesson. So, narito ang step-by-step tutorial. Samahan niyo ako at sabay-sabay tayong matuto. Araw na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa ang simpleng video lesson na ito mula sa isang PowerPoint presentation. Kung bago ka pa lang or ngayon ka pa lang gagamit ng PowerPoint presentation, so ang una mong gagawin ay buksan ang PowerPoint presentation sa iyong computer. I-click ang new at piliin ang blank slides. So, ito yung blank slides. Pagkatapos, buksan ang web browser o Google Chrome sa iyong computer. Pumili ng PowerPoint template o design. Pumili ng PowerPoint background at i-click ang copy image. So dito, pipindutin muna natin yung template na ating napili. So ayan, nakikita nyo yung merong arrow. And then, i-click natin yung copy image. Pagkatapos, i-paste natin ito doon sa blank slide na naka-ready doon sa ating presentation. Palakihin ng PowerPoint background at takpan ang buong. Guys, dito sa larawan na ito, makikita ninyo na buong slide ay natakpan ng ating PowerPoint background na napili. So, ngayon naman, para makapaglagay tayo ng text o words, kailangan nating pindutin muna yung insert at pagkatapos, text box. Ayan, ayan na yung ating text box. So, kailangan maglagay na tayo ng text doon sa ating ginawang text box. Isulat natin dito kung ano yung nais natin isulat para doon sa ating lesson na gagawin. So, kailangan na natin isulat yung text dito sa ating ginawang text box. So, nilagay ko na yung title ng aking lesson, Classifying Animals According to the Food They Eat. Okay, dito, kailangan natin i-format yung text na ating sinulat. So, pwede tayong mamili ng font size and font style na gusto natin para dun sa ating text. So, yung title, kailangan medyo mas malaki siya. So, ginamitan ko siya ng 60. And then, yung font size or font style, bahala na kayo kung ano yung akma or nais ninyong font style. Ayan. So, ito po yung kinalabasan ng aking title, Classifying Animals According to the Food They Eat. Ngayon naman, kailangan nga natin bumalik doon sa Google Chrome o kung saan man tayo nagsesearch ng mga pictures na pwede natin gamitin para sa ating mga presentations. So, madalas, ang ginagamit ko yung mga nasa public domain na mga larawan kasi nag-upload ako sa YouTube. So, para walang maghabon. Libre po itong mga image na ito kahit gamitin natin commercial. Wala pong copyright. Ayan, kapag nakapili ka na ng picture na gagamitin mo dun sa project mo, i-click yung larawan at i-click din yung copy image para makopya natin. Pagkatapos, i-paste natin doon sa
slide. Pero yung andun sa kaliwa, yung maliliit na yan, nakikita nyo yung may arrow, doon natin siya i-paste para mas madaling ma-edit yung ating pictures. Ayan na siya. So, naka-paste na yung picture. So, kung meron yung background na nais natin alisin, i-click naman natin yung picture format. Pagkatapos natin maklik yung picture format, i-click naman natin yung remove background. So, kapag napindot na natin yun, i-click ang mark areas to remove or mark areas to keep at gamitin ang lapis na lalabas para sa gawain ito. So, ayan, naging violet yung background ng picture. So, kapag klinik natin yan, i-click natin sa labas yung pointer, mawawala yung violet na yan. So, ang matitira na lang ay yung picture or yung ibon. So, ayan, wala na siyang background. So, ulit-ulitin lang natin yung proseso sa mga susunod pang larawan para maalis yung mga background. Then, maglagay ng text na ayon sa iyong lesson o presentation. So, ito na yung subtitle ko, yung herbivores, animals which eat plants alone. So, ito pwede rin nating i-format ulit yung galaw or animation ng ating animal na nilagay dito. So, kung pwede na, gusto nating paggalawin mula sa kanan, pwedeng mula sa taas, or pwedeng mula sa ilalim. Ayan. So, dito makakapili tayo ng iba't ibang movements or animation. So, pwede lang natin itong i-explore para magamit natin at mas mapaganda yung ating project. So, add animation, lalabas na dyan yung pop-up menu. Marami kayong mapipili mga galaw or animations. Ayan, yung kulay ng ating text, pwede rin nating baguhin. Kikita nyo dyan sa pull-down menu or pop-up menu, lalabas yung iba't ibang mga kulay. And then, ayusin din natin yung font style at saka font size. Pwede rin nating lagyan ng animation yung text kung gusto natin. Ito na po yung kinalabasan ng ating ginawa. So, PowerPoint presentation pa lang po ito. Ngayon naman, paano ba gagawing video ang PowerPoint presentation mo? So, ituturo ko din po sa inyo kung paano ito gawing video.
So, i-click ang slideshow at record slideshow. So, ayan, kapag click mo yung slideshow, lalabas naman yung record slideshow. I-click ang record at bigkasin ang mga salitang nais bigkasin. O kaya naman, ay patugtugin ang music background habang nagre-record. Maaring pagsabayin ang music background at voice recording. Maaring mag-record ng tuloy-tuloy o isa-isang slide. Depende sa nais nating gawin. So, maaring ulitin kung may nakitang pagkakamali. Pindutin ang stop kung nais putulin ang recording at replay naman kung nais munang pakinggan o tingnan ang resulta ng recording sa bawat slide. Kung nais paguhin ang recording, pindutin ang replay pagkatapos isunod ang clear recording. Kung isang slide lang ang babaguhin, i-click ang current slide at clear recording na on all slides naman kung nais ulitin lahat ng recording. Para maging video ang iyong recording, i-save ang PowerPoint presentation. I-click ang Save As, piliin ang MPEG-4 video at i-click ang Save. Hintayin matapos ang proseso bago i-exit ang iyong proyekto. Ito ang kinalabasan ng video na ating ginawa. Good morning, everyone. So for today, we are going to discuss about classifying animals according to the food they eat. Yes, animals are classified according to the food they eat. And there are three classification of animals based on the food they eat. Okay, so the first one is herbivores. Herbivores are animals that eat plants alone. And here are some examples of herbivorous animals: zebra, cow, deer, rabbit, and goat. Another one are the carnivores. So carnivores are animals which eat meat alone. So examples are lion, tiger, crocodile, wolf, frogs. Another classification of animals according to the food they eat is omnivores. Omnivores are animals that eat both plants and animals. And here are the examples: turtle, monkey, dogs, birds, and men. Ayan, tapos na po yung ating animated PowerPoint presentation at video lesson. So, kung nasundan mo ito, congratulations! May bago ka ng kaalaman na maaaring gamitin sa iyong mga proyekto. Salamat sa inyong panonood!